The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. And to God be all the glory, Brad Jeff Eliscopides. Nakita mo kanina si Tatay Guillermo. Yes, good morning, Ted. Grabe nga. Tsaka kanina yung... Grabe yung generosity. Oo, hindi. Tsaka kanina yung taga Davao. Seth, ano pangalan ni tatay? Tatanggap ng 6,500. Romualdo Albia, pasalamat din sa'yo. Sabi niya, siya'y humuhugot ng lakas dito sa ating pinag-aaralan, Brad. Mabuhay, mabuhay. Salamat muli, Brad Jeff. Thank you. Wow, grabe, Ted. Ano? Yung small ways of reaching out one person at a time. Yan naman ang adikain natin dito sa Daily Brand. Ted, ang dami mong fans dito sa Thunderbird. Si Ian, F&B Director. Si So-Chef, Chef Kiko. Saka yung GM nila, si Marvin. Pagdating ko pa lang, uy, pakumusta mo kay Ted Pailon? Sabi ko, oh, close kami noon. Kasabihin ko. Ayan. So, good morning. No, salamat. Ted. Thank you. Thank you po. Salamat po ng marami. Thank you. Yan. And then, Ted, since pauwi na kami ngayon, lahat ng nandito sa breakfast table, lahat gustong mapabate. Sir Francis Canuto ng Mega World, Ma'am Lulu, Jeff and Mela, birthday niyan bukas, Gigi and Loy Manlangit na bisita from US, Rafa and Lou Alfonso, thank you so much for having me. Congrats sa anak nila si Paolo and John Agregado, yan yung ipinasal ko kahapon. And Ted, grabe lang yung planning ng wedding, ano, pag tinignan mo, kausap ko yung head coordinator, si John Drada, parang weeks and months of planning and then, praise God, good weather na execute na maayos. And here's my question to some people na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Ikaw ba yung tipo ng tao na pag nagplano, ayaw mo nang mabago? I don't know, yung ayaw mo ng disruption. Yung planchado na lahat, si Chacha mukhang ganito yan. Yung planchado na lahat, o si Mike talaga ganun. Correct, correct. Tapos guguluhin mo. Di ba, Cha? Ikaw, tayo, spontaneous tayo. Oo, dapat talagang kung ano yung plano, dun tayo. Ayan, sabi ko na, ikaw yun eh. Yung, minsan may mga plano tayo, and then out of the blue, nag-disrupt totally. Ano magiging tugon natin sa ganung sitwasyon? Yan, Cha, at Ted, ang kwento ng pagdating ni Kristo sa mundo. Sabi nga natin kahapon, it's been 400 years, seemingly God was silent. Walang pinapadalang mensahero, walang propeta. And out of the blue, an angel named Gabriel was sent to a virgin pledged to be married. And sabi ng angel, Mary, you have found favor from God. You see, if God wants to accomplish something, bigger plans and all, God always initiates. Siya yung laging nagki-create ng first move. And sabi, Mary, you found favor. She doesn't deserve it. Kaya nga favor, but God chose her. Nilatag po ng angel yung napakagandang plano ng Diyos pag bubuntis nga niya yung Messiah. And that baby na mapupunta sa sinapupunan niya will be great, will be called the Son of the Most High, will be given the throne of his father David, will reign over the house of Jacob forever, his kingdom will never end. So kung ikaw si Mary, sobrang excited ka kasi ang tagal ng panahon na alipin sila ng iba't ibang nasyon, hinihintay talaga nila yung pagdating ng kanilang Savior. Pero I could just imagine, Cha, madali rin napalitan yung excitement ng takot. Kasi tinanong niya, paano mangyayari to? Diba? I'm a virgin. Diba? Saka, by the way, angel, kakasal na ako. Paano ko nasabihin sa fiancé ko na Joseph, buntis ako. Parang nag-gown fitting na, nag-food tasting na and all. Ang laking problema, she can even be sentenced to stoning to death. Dalaga ka, nagbuntis ka, pledge to be married. Imagine yung ginawa mo sa fiancé mo. So, saka wala sa history pang nangyari na virgin, na buntis. So, legit naman po yung tanong ni Mary na paano mangyayari yon? Okay? So, maaaring ikaw ngayon yung nasa sitwasyon ni Mary. Planchado na lahat ng buhay mo. Okay? Si Mary, gusto lang naman niya magsimula na simpleng pamilya. May plano na siya. But God's plan is always bigger than our plan. Sumagot yung angel, huwag ka mag-alala, Mary. Sasa inyong Espiritu Santo, papasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. What the angel is saying, huwag ka mag-alala, supernatural intervention. So, this is bigger than your plan, Mary. That's why God should intervene. Gagawin ka lang si Sidlan ng plano ng Diyos, pero mahalaga yung role mo. Supernatural. And then the angel said, for nothing will be impossible to God. Kung kayo po si Mary, ano magiging response natin? Kung kayo po yung tipong planchado na lahat, and then life-threatening and disruption na pwedeng mangyari, yung security mo mawawala, pwede ka pang mamatay, stoning to death, how will you respond to this?
tingnan natin sagot ni Mary. Seth, pakita mo, Lucas 1:38. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Napakaganda na ito, Ted, and hopefully ito rin po maging response natin sa lahat ng challenges sa buhay natin, mga disruptions na darating. Ako ay alipin ng Panginoon. I am the Lord's servant. I am at your disposal. Lord, gawin mo kung anong gusto mong gawin. I don't know, maybe as we enter 2023, may mga papagawa sa iyo si Lord. Naguguluhin yung plano mo. Or even yung mga diskarte mo. Paano pag sinabi sa iyo ni Lord, magpatawad ka na anak, huwag mo nang dalhin sa 2023 yung galit mo sa puso. Can we really say, Lord, I'm at your disposal. Ako'y alipin mo. Pag sinabi ni Lord, anak, tanggalin mo na yung pride mo. Anak, magmahal ka. Anak, maging generous ka. Anak, sumama ka sa mga happy anonymous na itong programa na to. What will be your response? Ako'y alipin mo, Panginoon. Yan po ang panalangin ko sa ating lahat, including myself, na we will always respond the way Mary responded, I am the Lord's servant. Ay, pinalangin. Panginoon, salamat sa tugon ni Maria na hindi siya nakatubili, hindi siya tumanggi. Yes, tinanong niya nung una kasi wala pa namang ganung nangyari in history. And yet, ang kanyang ending, ako'y alipin mo. I'm at your disposal. I'm the Lord's servant. Yan din po nawa ang aming maging posture ng aming mga puso. Tanggalin niyo po yung pagiging mayabang namin. Tanggalin niyo po yung pagiging materialistic namin. Tanggalin niyo po yung self-centeredness namin na yung plano ay it's all about us. Tanggalin niyo po yung pagiging selfish namin, including myself. Lord, we are at your disposal. May your plan always prevail. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff and always bless his mission and bless his family. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Amen. Amen. Salamat din po sa lahat ng nakikinig ngayon, yes, sa atin na tumutulong sa mga ating nakakaugnayan sa segment na ito. All right. So si Brad Jeff, yes, ngayon ay naglalakad po gamit ang kanyang camera. Ayun. At amin pong na sisilayan ang karagatan. Opo, diyan sa Thunderbird sa La Union, ang downside lang diyan, mabato. Yun lang. Mabato. Mabato. Ang ayan. Sir Francis. Opo. Away ka naman dyan. Pero maganda po, maganda ito kasi ano ho ito eh, parang ano ho ito, mala Santorini ang kanila pong setup dyan. Pero yun nga po, no? Yes. Pero ito ho dagat. Kasi Santorini ho yun ay volcanic lake po yun. No? Ito ho, Santorini. Kasi kulay puti yan, Brad eh. Sa malayo, magandang tignan yan. Ang ganda yan ng visuals niyan. Sa mga kasal, maganda rin dyan. Oo. Pero yun nga. Maganda siya, Ted. Maganda. Oo. Maganda yung lugar na yan at maaari ka makapag-relax nga. Parang mukhang mahal eh. Ha? Mukhang mahal. Eh, pwede siguro pag-usapan kung sakasakali. Pero, pwedeng mag-ano, pwedeng mag-team building ang Radyo 5 dyan. Ha? Oo. Ay, pwede oh, siya. Oh. Pwede. Maganda rin ito. Kailangan ba ang team building? Okay. Summer, may ganon. Outing. Outing. Iba yung, okay, sige. O, Beno, sige. So, Brad Jeff, salamat na marami po sa iyong ginawang tour sa ating programa dyan sa lugar na pinuntahan mo ngayon. Maganda, it's a lovely place actually. Maganda siya, lalo na doon sa mga sa mga bago pa lang. Yes, Ted. Congratulate natin yung kinasal ko, Ted, dito. Kino-congratulate ko lang. Paolo and ito sila. Ayun. Okay, sige. Parang anak-anak na rin namin to, Ted, si Jad. So, sige. Yun. Isa lang ang sasabi ko sa inyo. Thank you, thank you. Isa lang ang sasabi mo, Ted? Good luck. Isa lang ang sasabi ko, Ted. Ginusto nyo yan. Sige. O, di ba? Alright, Ted. Salamat. Maraming salamat. God bless you. This is Pastor Jeff, your daily Brad, your daily dose of inspiration. Pabalik na ako Manila. God bless, Ted. And God Jack. Bless you more. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.